umaga po sa ating lahat para po sa ating morning devotion ay tayo muna po ay magbasa ng salita ng Diyos dito po sa Galatians chapter 5 verse 25. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, sa oras pong ito ay pangunahan mo kami sa maikling pag-aaral ng banal mong salita at busugin mo ang aming mga kaluluwa. Panginoon, bigyan niyo ng kalaguan ang aming spiritual na kalagayan sa umaga pong ito. Salamat po sa ibo namin lahat ito. Pinagkakaloob, pinagkakatiwala sa pagkakita po yung aking hiling, dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay ating bigyan ng pansin ang ating pong talatang binasa sa Galatians 5 verse 25. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Ang tinutukoy na magsilakad ayon sa Espiritu ay mabuhay, pamumuhay na naaayon sa banal na Espiritu. Sapagkat nung tayo po ay makakilala sa Panginoon, ay nanahan ang banal na Espiritu sa atin. Kaya yung pong dating hindi natin nakokontrol, ngayon ay may nagkukontrol na po sa atin. Ano po kaya ang tanong po sa atin, sino ang nagkukontrol sa buhay mo? Bilang isang mananampalataya, kasi minsan no, ay nakukontrol tayo ng laman, nakukontrol tayo ng mata, nakukontrol tayo ng kapalaluan o pride, yung tinatawag natin lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Ang sabi nga po dito sa verse 16, sinabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pitan ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Datapwat, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Kaya po mahalaga sa isang Kristiyano na tayo po ay kontrolado ng banal na Espiritu. At dapat po alam po natin ito, no? Yung hindi lang dwelling, no? Kasi nasa atin, permanent kasi yan eh. Banal na Espiritu, permanent yan. Ano po? Kaligtasan ay permanent yan. Kaya lang minsan ay hindi tayo napupuspos. Kaya kinakailangan ho ay may kapuspusan ang ating pamumuhay, ating lakad. At kasi ho, mahalaga po yan. Ho. At minsan ay kontrolado kung tao, maraming tao na kontrolado ng bagay, kontrolado ng tao, kontrolado ng galit, kontrolado ng kanyang emosyon, kontrolado ng panahon, kontrolado ng pera, kontrolado ng mga minsan ay kaibigan, kontrolado ng kung sino man. Pero ang totoong dapat na mag-control lang sa atin ay isa lang. Ang banal na Espiritu lamang po ang pwedeng mag-control sa ating pamumuhay. Kasi po, yan ho ay itinuro sa atin ng Panginoon. Kung nabubuhay ka sa Espiritu, sabi ho dito, kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Kasi po, may bunga po ito eh. Ano ho, kaya kinakailangan ho ay magsilakad ayon sa Espiritu. alam po natin kung ano ang kapahayagan ng laman, ng dyan tayo nadadaya, no? Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life.
Kaya po ang sinabi rito sa verse 22, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Katuwaan. Kapag kontrolado kasi ng bala ng Espiritu ay merong pag-ibig. May katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Tingnan nyo, yung mga bagay na hindi natin mapigil ay meron ng nagpipigil o nagkukontrol na sa atin. Maugali tayo ng isa ng hirap-hirap pigilin, ang hirap-hirap yung bang kontrolin yung galit, kontrolin yung dila, kontrolin yung emosyon. Pero pag may banal na spirito, may katuwang tayo na nagkukontrol sa atin, nagpipigil sa atin upang hindi natin magawa yung sinasabing pita ng laman, yung gusto ng laman. Kasi pag hindi, ay talagang yan ho ay nahayag po yan, ang gawa ng laman. Ano po yung mga gawa ng laman na nahayag kapag hindi tayo kontrolado ng banal na Espiritu? Nandiyan dyan po sa verse 19. At nahayag ang mga gawa ng laman. Sa mga tuwid ay ang mga ito, pakikiapid. Ang sabi dyan ay karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan. At ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinapaunang ipaalala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalala ng una, sa gayon, ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ang gumagawa, minsan ay mga mana ng palataya na ay may mga bagay na hindi. Yung, kaya kailangan mapuspos kasi hindi tayo pag hindi tayo puspos, hindi mo makukontrol ito. Ang pwedeng magkontrol lang sa isang Kristiyano, walang iba, kundi ang banal na Espiritu. Kaya kinakailangan merong kapuspusan, feeling. Ma-feel ka ng Holy Spirit, mapuspos ka ng banal na Espiritu. And how? How to be filled with the Holy Spirit? Walang iba. The Word of God. Salita ng Diyos. Laging basahin, laging aralin, manalangin. Yan ay makapangyarihan. Walang iba kundi ang salita ng Diyos ang magbibigay lakas sa isang mananampalataya. Ang nagpapahina naman sa isang Kristiyano, walang iba kundi ang kasalanan. Kaya salamat po sa umaga pong ito ay itong talatang binasa natin. Kung tayo ay nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Magandang umaga po at pagpalain po tayo.